Welcome back mga Lodi and welcome back to my channel Kuya Reben Vlog. Another lutuin na naman ang ating vlog for today. At madali lang naman yung ating lulutuin. So eto na yung mga ingredients, di ko na patatagalin pa. Ito ang pangunahin nating sangkap mga Lodi. Gagamit tayo dito ng talangka or small crab. At meron akong natirang pork. So pork meat, gagamit din tayo niyan. Meron akong sibuyas, sitaw or long beans, so onion, kalabasa or pumpkin squash. Gagamit din tayo dito ng luya or ginger, portobello mushroom or kahit simpleng mushroom or kahit wala nang mushroom dito mga Lodi. So ito lang yung mga sobra-sobra ko kaya i-add ko na dito sa ating lutuin. Itong ating patis or fish sauce, minced garlic, tinadtad na bawang, salt, asin, ground black pepper, pamintang durog. Gagamit ako ng dalawang coconut milk dito mga Lodi. Yan, coconut milk at yung ating magic seasoning. So, etong mga gulay na to, yung portobello mushroom, kung naalala nyo yung last vlog natin na 2024 na morcon. So, mga tira-tira lang din po yan. At meron din akong tira dito na pork belly. So, i-a-add ko na rin dito sa ating lulutuin ngayon. So, yan po ang ating lulutuin. Tara na, magluto na tayo mga Lodi. So, eto na nga mga Lodi. Nagpainit na tayo ng kawali na pagigisa natin ng ating lulutuin ngayon. Uumpisahan ko na po sa pork natin mga Lodi. So, eto lang yung pork. Isahan na natin sa pork. So, pagmamantikain lang natin to ng konti. At susunod na natin yung mga iba pang ingredients natin. So, hintayin lang natin to mga Lods. So, yan mga Lodi. Ganyan lang yung gagawin natin. So, once na nagmantika, lalagyan lang natin. Ipiprito lang natin to until you get the golden color. So kapag ganyan na, may mga kulay-kulay na ganyan, na brown, na prito. So set aside na naman natin to. So set aside natin. Ayan. At susunod na natin dito mga Lodi yung talangka. So hindi na natin to patatagalin. Set aside natin to. Ayan. Sunod na natin yung ating maliliit na talangka or baby crab. Sasangkutsyan nyo lang to mga Lodi. Gagamit tayo ng asin dito mga Lods. Salt. Ayan. Haluhaluin nyo lang mabuti mga Lodi. Hanggang sa maluto siya. So, once na nag-orange, then we'll set this aside. So, ganyan lang mga Lodi. So, hintayin na naman tayo ng bahagya. And hintayin lang natin ito maluto. At after 5 minutes mga Lodi, hindi man nag-orange lahat yung shell niya. So, meron naman mga ganyan, makikita nyo. So, okay na po ito. Then, we'll set this aside. And then, we'll go to the next na ingredients, mga Lods. Set lang din natin to. Masarap na ulam to. Dahil gulay at seafood. So, dito mga Lodi, maglalagay lang tayo ng konting mantika. Magagamit tayo ng konting mantika.
Ayan. Ilagay tayo ng konting mantika dito. Then, unahin na natin yung ating luya or ginger. So, halu-haluin lang para makuha niya yung aroma niya. Then, lagay na natin yung next ingredients na minced garlic or tinantag na bawang. Ayan. Napakasimpleng lutuin, mga lodi, at napakadaling gawin. So, hindi ko lang po alam sa Pilipinas kung panapanahon yan talangka o araw-araw meron sa palengke. At ganito lang po ang ating gagawin. So, hindi naman natin yan kumbaga yung i-golden brown na golden brown yung ating bawang sa kayan. Susunod-sunurin na natin yung mga gulay. So, lagay na rin natin yung ating sibuyas. Kahit anong kulay po ang gamitin nyo, pwede po. At ito lang ang aking available ngayon na sibuyas. Puti or dilaw. Ayan na po. Nasa high heat po tayo kung magtatanong kayo, mga lodi. Naka-high heat po ang ating kalat. Bango. Umaamoy nyo lang, mga lodi. Sobrang bango ng ating luya, bawang, at itong sibuyas. Pagkatapos nito, isusunod na natin dito yung ating kalabasa or yung pumpkin squash, yellow squash, o kung ano man tawag nila dito. Ayan. Haluin nyo lang mabuti, mga lodi. At lalagyan natin to ng pampalasa, syempre. So, instead na asin naman dito, maglalagay tayo ng patis or yung fish sauce. Ganyan lang, mga lodi, ang gagawin natin. So, madali lang naman lumambot yung ating kalabasa. Halo-halo lang. Lagyan ng ating patis. Ayan. Isin natin yung camera para makita maigi ang ating ginagawa. At yan na nga. Ganyan lang. Haluin nyo lang mga ng mabuti to para yung nilagay nating patis ay lumasa sa bawat gulay natin. At ilalagay na natin dito yung ating sitaw or long beans. Yan. Saglit lang din natin to lulutuin. Huwag nating patagalin. So once na lumambot na yung ating kalabasa, yung sitaw madali lang din naman yan lumambot. So, palalambutin natin yung ating kalabasa dito. So, once na mapagsama-sama na yan, ganyan, at nahalo nyo ng mabuti, sunod na natin yung ating gata o coconut milk. So, yan. Yan yung ating coconut milk at yung ating isa pang coconut milk dito na dahil malamig ay nagbubuo-buo siya. Yan. Yung ating coconut milk, buo. Yan. Nalamigan.
ng ating coconut milk. At syempre, haluin lang din natin itong mabuti, mga Lodi. Para malagyan ng coconut milk yung ating mga gulay. Mamaya na natin ilalagay dito yung last na gulay natin, yung which is portobello mushroom. So yung mga pork kanina, optional. Optional lang po yung pork. May natira lang po kasi akong pork. Kakaunti na lang yan. So ilalagay ko na rin dito sa ating ginagawang gulay. At yung ating portobello mushroom, since na okay naman din siya dito sa gulay na gagawin natin. So, meron pa ako natirang konti doon. Ilalagay na rin natin dito. So, wala tayong sasayangin na gulay. So, ganyan lang mga Lodi. At maglalagay din tayo ng yung pinaglagay nyo ng lata ng ano, ng coconut milk. So, isang ganito rin na tubig yung ating ilalagay. So, dyan muna kayo mga Lods. At eto na nga. So, mainit na tubig yung ginamit ko dito mga Lodi. So, isang lata. Yan. At pakukuluan natin yung ating mga gulay. So, ganyan lang kasimple mga Lodi. Haluin nyo. Tapos malagay yung tubig natin. So, dalawang coconut milk can. Then, isang can na hot water. So, hot water para hindi lumamig yung ating ginagawa or para mag-continuous yung init ng ating gata. Kasi mainit na yan eh. So, para lang ma-continue yung pagka mainit niya at madaling kumulo. So, yan mga Lodi. So, tatakpan din natin to. So, takpan nyo lang yung ating kawali at palalambutin natin yung kalabasa. So, dyan muna kayo mga Lodi. So, ito, takpan natin. So, hintay lang tayo ng konti hanggang sa lumambot yung ating kalabasa or yung pumpkin or yellow squash yung tinatawag nila, saka yung ating long beans or sitaw. So, hintay-hintay lang tayo mga Lodi. So, tingnan na natin muna to mga Lodi. So, once na kumulo na siya, na ganyan, ilagay na natin tong ating magic seasoning. Ayan mga Lods. Ganyan na yung magic seasoning, then ilagay na rin natin tong ating ground black pepper. So, lalagyan na rin natin yan. At syempre, haluin natin yan. Imekos, mekos mo na yan. Yan. Katapos niyan, takpan uli natin mga Lods. Panuli natin ang ating ginagawa. Maghihintay tayo siguro mga 30 minutes. Hintay tayo muna ng mga 30 minutes mga Lodi. So dyan muna kayo. Nako, muntik na natin makakalimutan mga Lodi itong ating niluluto dahil ako po ay may ginagawang iba. Tignan na natin to. More than 30 minutes. Nako, natuyo na. Pero ayos lang yan mga Lodi. Yung ating eksakto, hinaan nyo na yung apoy dahil malakas po yung atin. Naka high heat po kasi yan mga Lods. So haluin lang natin to ng mabuti. Ayan, makikita nyo malambot na ang ating kalabasa or pumpkin squash. Para makasigurado, ito, tusukin natin. Yun, oh. Yun.
tatanggal na. So ayan, pagka ganyan ang mga lodi, hinahan nyo yung apoy. Ilagay na natin itong ating portobello mushroom. At kailangan natin ng dalawang sandok para mahalong mabuti itong ating ginagawa. Yung portobello naman eh, saglit lang din naman niya maluto. Ayan. At syempre, tikman natin muna to. Tikman natin ang ating ginagawa. Baka kulang sa ating ingredients or pampalasa. Ayos. Lasang kalabasa. So, lagyan lang natin to ng konting patis kapag ka, hindi pa ayon sa inyong panlasa, mga lods. Lalagyan ko lang to ng konting patis or fish sauce. Then, okay na yan, mga lods. So, ganyan lang ang gagawin nyo. At ilalagay na natin dito yung ating or ihahalo na natin dito yung ating sinet aside na talangka. So, ayan. So, pagka ganyan, turn off the heat. Mga lods, turn off nyo na yung heat nyo. At haluin lang natin to. Yun. Pamalagyan ng gata at papano ang ating talangka or yung small crab, baby crab. Ayan. At ready to serve na yan. Luto naman na yung talangka natin dahil niluto natin yan kanina. So, ganyan na mga lodi. Ang ating niluto. At lalagay na natin to sa ating pagpa-plating. So, dyan muna kayo mga lodi. Tingnan nyo muna yung ating ginawa ngayong ginataan natin na gulay. So, naka-turn off na po yung heat niyan, mga lodi. Yan. So, serve na natin to, mga lods, sa ating serving plate. At eto na nga, mga lodi, ang ating ginawa. At tatawagin natin siyang ginataang gulay with small crab and pork meat. Po yung ating ginawa. Tingnan nyo po, sarap niyan mga lodi. Yan. So, eto na nga mga lodi, yung ating ginawang ginataang gulay with baby crab and syempre yung pork meat na belly na ginamit natin dito sa ating ginataang gulay. So, nakita nyo naman din po yung ating crab, mataba po siya. Then, yung ating pork meat, wala rin tayong masasabi. At yung gulay natin, perfectly cooked, yung ating pumpkin squash or yellow squash at yung ating long beans or yung sitaw. Ayan, mga lodi. So, eto na nga, dito na nagtatapos ang ating vlog for today sa Kuya Raven Vlog. At kung hindi ka pa po subscribe, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe dito sa aking small channel na Kuya Raven Vlog. At click lang din ang ating like and share and yung notification bell para lagi po kayong updated kung meron man tayong i-upload na vlog na ganitong pagluluto or yung ating paglalakbay sa mga iba't ibang restaurant at kung ano-ano pa. So, yan na nga po. Ako po si Kuya Raven at dito na nagtatapos ang ating vlog for today. Another video na napakasarap na lutuin at napaka masustansya yung ating ginawa for today. Itong gulay na pumpkin squash and yung sitaw, yung long beans. Ayan mga lodi, maraming salamat uli sa mga subscriber natin dyan na nag-i-stay at laging nanonood at sumusubaybay sa Kuya Raven Vlog. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo naman po ang may mga katanungan or suggestion,
Comment down below lang po dyan sa ating description box. At once na mabasa ko yan, gagawin po natin kaagad yan yung inyong mga request or mga katanungan dyan sa ating mga ginagawa so for everyday nating upload sa vlog natin. Ayan, mga Lodi. Maraming salamat uli. Hanggang sa susunod po uli, mga Lodi, sa ating Kuya Raven Vlog. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang at paalam muna.